Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Araw ng Sabado, araw para sa mahal na Birhing Maria. Lumalapit tayo sa ating Nanay sa Langit upang tayo alagaan, kalingain, arugain at tulungan tayong tumalima sa kalooban ng Kanyang Anak sa pang-araw-araw nating buhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkalo mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birhing si Santa Maria ang mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, naglalakbay ang Haring Antioko sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na may lungsod na tinatawag na Elimain sa Persia. Bantog ito sa kayamanan sa pilak at ginto. Hindi lamang iyon, pati ang templo roon ay maraming kayamanan tulad ng mga gintong helmet, baluti at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandrong anak ni Haring Pilipe ng Macedonia, ang kauna-unang hari sa Gresya. Sa paghahangad ni Antiochong Matamo ang mga kayamanang ito, binalak niyang lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga taga roon. Nabigo ang kanyang panukala sapagkat nilabanan siya ng mga taga roon. Malungkot siyang umurong
at nagbalik sa Babilonya. Nasa Persia ang Haring Antioco nang may magbalita sa kanya na napipilan at umurong ang mga hukbong pinasalakay sa Hudeya. Nabalitaan din niya na si Lysias, ang malaking hukbo nito, ay napauring din sa mga Israelita. Anupat ang mga Israelita'y bantog na sa lakas dahil sa nabihag nilang mga tauhan at kagamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. Umabot din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang kalapastangan ng walang kapantay na iniligay niya sa altar sa Jerusalem. At ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader. Pati ang kanyang lungsod ng Betsur ay iginawa ng kuta. Sa mga balitang ito'y natakot ang hari at lubhang nabahala. Bunga ng kanyang kabiguan, siya'y nagkasakit at naratay sa banig ng karamdaman. Maraming araw na nananaig sa kanya ang matinding kalungkutan, hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi, "Matagal na akong di makatulog dahil sa pag-aalala na itatanong ko sa aking sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alam naman ninyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala, ngunit naalaala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kagamitang ginto at pilak sa templo at ipinapatay ko ang mga mamamayan ng Hudeya kahit walang dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking mga kahirapan. Ngayon, ako'y mamamatay sa ibang lupain." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahanga-hangang ginawa mo, Poon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon, naming kataas-taasan. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Makita ka lamang ay nagsisiurong ang aking kaaway. Dahilan sa takot, sila'y nadarapa hanggang sa mamatay. Iyong hinatulan yaong mga hintil at mga balatyot. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Itong mga hintil nahulog sa hukay na ginawa nila. Sa kanilang bitag na umang sa akin ang nahuli sila. Di habang panahon, napababayaan, nangagihirap, maging mga api, may bagong pag-asa na muling sisikat. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Magsitayo po ang lahat. Oh.
si Kristo ay nagtagumpay. Nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki ay dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balong pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa 3 hanggang 7. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-huli ay namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay. Sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki at babae karapat-dapat sa muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila yung mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises na ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay sapagkat sa kanyang kasaysayan, hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos na mga patay, kung hindi na mga buhay. Sa Kanya buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot po ninyo, Guro, at wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Bukas po ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Viva Cristo Rey! Solemnidad na si Jesus ang mamayani, maghari sa ating buhay. Kaya pagninilaya natin ito sa tulong ng mahal na Birhing Maria upang siya'y magdasal para sa atin habang tayo nabubuhay pa. Sa ating mga pagbasa, hinahanda tayo kasi makikipagtagpo po tayo, aharapin natin ang ating Panginoon bilang hukom, titimbangin. Sana po hindi kulang. Kung hindi labis-labis, punong-puno, masagana ang ating aning iaalay. Unang pagbasa, may kaparusahan. Unang Makabeo, meron pong pagganong makapangyarihan. Pinagbabastos ang templo ng Diyos. Naglagay sa loob ng abominasyon. Pinagkukuha ang mga ginto, perlas, pilak, tanso, mga kayamanan, mga alahas ng templo at naglagay pa ng kabastusan, kalapastanganan sa loob. Ngayon, sa dulo ng buhay, may kaparusahan, kapahamakan.
Mahalaga kung ano yung magiging dulo. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, ayon kay San Lucas, may mga grupo yung Saduceo. Sabi nila, walang buhay, walang muling pagkabuhay. Gumawa sila ng yung ayon sa batas ni Moises, kasi mayroong babae na pangasawa isa-isa ang mga pitong magkakapatid. Oh, di sa kabila, kung meron ng muling pagkabuhay, eh, katawa-tawa. Isang babae, pitong lalaking asawa. Yun ang argumento nila. Ano sabi ni Jesus? Ang pagpapamilya, ang pag-aasawa ay para sa mundong ito. Nagkakaroon ng mga anak, ng mga supling para mapagpatuloy ang henerasyon sa linlahi ng mga tao, para merong pagpapatuloy sa daigdig na ito. Sa kabila, walang asawa. Tayong lahat ay magkakapatid. Ba? Magkakaedad tayo, mas bata pa tayong tingnan. At ang buhay natin, buhay ng mga anghel. Kaya wala po yung mga pagpaparami ng bata. Hindi po yun sa kabila. Yan ang description ni Jesus. May buhay na walang hanggan, muling pagkabuhay na paghandaan natin. Meron. At bumalik kay Moises, ginagamit mo si Moises. Di ba si Moises, nung nakita niya ang Panginoon doon sa lumiliyab, pero hindi nasusunog na punong kahoy na mababa, tinanggal niya sandalas niya. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, ang Diyos ng buhay, ng mga buhay, hindi ng mga patay. Eh di buhay si Abraham, di buhay si Isaac, di buhay si Jacob. Oh, kay Moises na yan. Oh, dinapaya yung mga kaargumento ni Jesus. Meron po tayong buhay sa kabila. Paghandaan po natin ito, mga kapatid. At sa tulong ni Maria, ni San Jose, nawa po tayo'y maghanda, sapagkat bawat isa sa atin mukha sa mukha haharapin ang ating Panginoon bilang ating hukom. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, napakamalwalhati ng kapayapaan at pag-asa sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo na may pusong malaya mula sa hangal na pag-aalinlangan at pagdududa, sapagkat nananalig tayo sa pangako ni Jesus na muling nabuhay para sa atin. Ang tugon po natin, Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig, naway magpatuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, naway maihatid natin ang liwanag ng bagong pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha, mga walang tahanan, at mga nangangailangan, naway madama ang Panginoon ng buhay sa pamamagitan ng pag-ibig at kagandahang loob ng mga mabubuti sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at iyong mga nagdurusa, naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatagpo ng kaligayahan sa tiyak na pag-asa ng muling pagkabuhay.
Manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng mga buhay, bigyan nawa kami ng Eukaristiyang ito ng paghahangad na walang hanggan, hapag, na iyong inihanda sa amin kung saan malulugod kami sa kaligayahan ng iyong presensya magpakailanman. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika, ang iyong nagkatawan taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kung di lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng makasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinararangalan ang mahal na Birhing Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birhing totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhing Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa na manghihil na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Panggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan ay hahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Kasi kapag papatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling hapi may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat mapumanaw. Pagdasal po natin ang lahat ang mayumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, mayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
puso. Alleluia. Alleluia. Birheng Maria, puspos ng grasya, kaniyang oong ay laging biyaya. Ang kaniyang anak ay ating saya. Alleluia. Alleluia. Mga apostol, sila'y pinili. Inihandog ang buong sarili kay Jesus. Silang nananatili. Alleluia. Alleluia. Ebanghelistang silang sumulat ang turo't aral na isiwalat. Pagmamahal ay naipamulat. Alleluia. Alleluia. Silang martir may tugong inalay. Sakripisyo ang kanilang tulay. Kay Jesus na siyang umaalalay. Alleluia. Alleluia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kasunod mong kaligtasan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw pong dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang ang iyong sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Pagbabaspa sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang baliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan yung angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito.
Nawa'y maalala nila mga pangalan sa binyang na ikaw ang iibigin at paglilingkod ko ng bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesús Nazareno.